Perhaps the super most underrated yet surprisingly one of the best 2022 K-drama so far. At first, it gives me the Riverdale vibes na parang may pagka mystery horror without fantasy. Nag-start yung kwento kung saan yung role ni Odayon ni Moongayong is accidentally minapatay niya yung stalker niya. And all throughout the other episodes, dun lang tumalakay yung kwento, yung takot nila, yung fear. So parang may pag how to get away with the murder siya somehow. And then habang tumatagal, nadidiscover ng iba't ibang character sa kwento yung sekreto nga nila. But may big surprise na pinakita around episode 5 ba yun kung saan hindi pala napatay ni Odayon yung stalker niya. But it turns out nasagasaan siya ng someone. And another twist na pinakita by around episode 7, pinakita na buhay pa pala yung stalker ni Odayon. So sa part na to, dito ko na-realize na okay, hindi to isang murder mystery but it's a drama that talks about reality, especially women. It's about sexual assault or physical assault. Ito yung mga harassment na naramdaman ng mga kababaihan. Dahil, let's be honest, mas vulnerable sila sa mga ganitong bagay for so many reasons. And isa to sa mga masabi kong gem ng K-drama na to is because sa dami ng K-drama na napanood ko, first time ko lang ata makapanood ng ganitong type of K-drama na nag-focus sa ganitong issue. Not to mention na kahit na ang strong ng mga babae dito, pinakita na kahit yung mga strong person, may mga lalaki talaga, stalker talaga na willing umatake, mang biktima. And alam mo yun, gawing kang alipin. So yeah, I would recommend definitely this K-drama, not just because of the actors here, Moongayong and Jinyoung, I forgot his name. But yeah, it also because it has a good story that really happening right now. Like sobrang timely niya. So panoorin niyo na episode 8 pa lang.